Sinabi ni Brad ni dito sa Bible, kung si siya si Shem, bakit sinabi ni Shem, purihin ang kataas-taasan, kung siya na ang yun. So yan yung mga ebidensya natin sa Bible na nagpapaliwanag lang na si Melchizedek hindi talaga siya Diyos. Naging ano lang to, naging tinawag lang ni Lord Ramon na Diyos siya because nakalalagay ng banis pa siya. At yun pa yung kanyang abot. Yung sinasabi kong, sinabi niya yung passing Christ, isa to. Isa siya sa may kinalaman kay Melchizedek at yung hidden mystery. May nakatago. Okay. Tapos yung progressive revelation na binabanggit ni Brother Francis. Ang meaning ng progressive revelation, may kakapusan pa. Kailangan mo pang uling mag-progress pa. So yan yung sinasabi niya. Or madala, ano mo? 3 minutes pa. Okay. Tama. So yan yung sinasabi. Yan yung... Hindi naman ako hindi kakakas ko eh. Alahati pa lang yung interest ko eh. Gusto ko tapusin ko eh. Actually, Sabado ko lang miscribe na lang siya kasi nagkaroon ako ng interest eh. Aba, nagpatahe nga ako. Nakulong na ako, nag-jose na eh. Alos medyo yung nakasok na ako dahil... Pero sinira ko pa siya kung gusto ko makapag... sinuman lang malaman. Ano pa talaga yung tinuturo ng... Actually kasi, hindi ko pa nakakalala ng Melchizedek, although napapakinggan ko yan. Pero sabi nga, kailangan mag-objective tayo para manapin natin yung pagiging berean. Kasi kung hindi natin gagawin yan, hindi tayo nalago. So, tama naman yung sinabi ni Brother Francis. Okay. Sabi nga dito, okay. Ito yung sinasabi ni Brother Francis, yung part A, yung binanggit natin kanina ng verse 3. So, nakita na natin yung evidence na si Melchizedek mismo, hindi siya. Dito sa part A, yung tinuturo ng end time, ibang end time ha, at ibang denomination na Diyos siya. Ang ebidensya nila, without father, without mother, without descent. Pero nakita natin sa verse 6, binatunayan, meron siyang kalahan ng lahi. At siya ay pang third generation. Actually, nakutan pa niya si Jacob at yung mga kanyang anak. Kasi tumanggap pa siya ng kasampung bahagi nung masamsam doon sa Tarigitong Digma. Sinabi pa rin niya doon, binigay natin yung verse, pinuri ni Shem. Kung si Shem siya, pinuri niya yung kataas sa ating Diyos. So, din yung nakapit ni Shem na kataas sa ating Diyos kung siya na yung Diyos. Diba? So, yan lang muna. At next week, kung loobin ng Panginoon, ituloy ko to. Kasi hindi pa ako tapos. So, yan lang muna yung